So ano nga ba ang new normal? Ang new normal, ito yung mga bagay at mga aktibidad na di karaniwang ginagawa ng mga tao noon na ngayon ay nagiging normal na. Gaya na lamang sa aspeto ng ekonomiya. Dati, ang mga bumibili or ang bumibili ng mga kailangan natin sa bahay ay mga nanay or mga ate. Pero ngayon nga, naging normal na ang mga bumibili or pumupunta sa mga palengke ay yung mga tatay o yung mga kuya, kasi nga sa ECQ may mga schedules kasi na dapat sundin at most of the time, limited yung time para bumili. Kaya naman, mga tatay na lang para mas mabilis bumili. Okay, maliban pa dyan, yung pagkakaroon natin ng mga home-based jobs, though it's not unusual, pero hindi siya ganoon ka-popular prior to COVID-19. Pero dahil nga sa pandemic na to, nagkaroon tayo ng tinatawag na pagdami ng mga home-based. Ibig sabihin nun, para malimitahan ang mga bilang ng mga tao na lumalabas sa kanilang mga tahanan para magtrabaho, particularly office-based, with the aid of internet and technology, ang mga workers na to trabaho na lang sa comfort ng kanilang mga tahanan. It's normal now. We integrate technology in paying our bills, for example, PayMaya and GCash. And I believe, sooner or later, magkakaroon din ng other platforms na kung saan dito, with this technology, with this platform, we'll be able to pay our bills. Sapagkat nga, para malimitahan yung human transaction. I mean, human-to-human transaction. In terms naman sa pagbili, naging normal na rin yung pag-deliver ng mga grocery items sa mga bahay na kung saan yung mga parents or yung mga tao doon na lang sa loob ng bahay with the use of internet, makakabili na sila and i-deliver na lang yung mga groceries. I think after COVID-19 pandemic, magiging normal yun na gawain ng mga tao, no? Kung saan iilan na lang yung pupunta sa mga supermarkets kasi nga magpapadeliver na lang sila, may pandemic man o wala. In the aspect of education, since we cannot suspend classes forever, ang nakikitang sagot dyan para at least may matutunan mga mag-aaral ay yung paglulunsad ng tinatawag nating online classes. Hindi natin may kakaila na with online classes, kahit nasa loob ng bahay ang mga mag-aaral at pati yung teacher nila or yung instructor nila, at least may natututunan pa rin ang bata. However, we cannot deny the fact na malaki pa rin yung porsyento ng tinatawag nating digital divide sa ating bansa. When I say digital divide, ito yung gap ng mga taong nakakagamit ng internet at ng mga hindi nakakagamit ng internet. So, since may mga tao pa rin nga na hindi nakakagamit ng internet, maybe because mahina ang signal or wala silang wifi sa bahay or wala silang pambili ng load para magkaroon ng data, para maka-access ng internet, para masolusyonan yan, magiging normal na yung pagkakaroon natin ng mas maliit na numero o bilang ng mga mag-aaral sa loob ng mga paaralan. Maybe instead of having 60 sa isang classroom, magiging 30 or 40 na lang para at least ma-maintain natin yung space at least malimitahan natin yung pagkakalapit-lapit or pagkukumpol-kumpol ng mga tao. Another is that magiging normal na rin yung pag-check ng mga temperatura sa mga mag-aaral at pati sa mga empleyado, sa mga teachers pag pumapasok sa mga facility. I think not only in schools, nagiging normal na rin ito sa kahit anong establishmento, pati nga sa mga supermarkets, sa mga malls, bago payagan ng isang tao makapasok sa loob, they usually check the temperature and they need to make sure that person wear either surgical or yung cloth na maaring labahan na mask. Sa aspeto naman ng pamumuhay or lifestyle, iimbagyo usual na makakita ng tao or makakasalubong ka ng tao naka-face mask. May most of the time yung black na may brand or may tatak na EXO or BTS or whatnot. Okay, with COVID-19 naging parte ng lifestyle natin or yung fashion natin, yung pagsusuot natin ng face mask. So matapos man ang COVID-19, usual nang makakakita tayo ng mga taong nagsusuot ng face mask in not really to avoid infectious diseases, but because it is part now of their fashion. Another is yung pagiging taong bahay natin. Sa maikling panahon, nasanay tayo sa loob ng ating mga tahanan na when ECQ is lifted, marami ang lalabas ang bahay para magwalwal perhaps, to enjoy their lives. Pero makakaramdam tayo ng longingness, ng awkwardness, na kung saan mas pipiliin pa nating tumambay na lang sa loob ng ating mataan dahil nga nasanay tayo sa loob ng bahay. So I think magiging normal na
yung pagiging taong bahay natin na mas mag-enjoy pa tayo kung nasa loob tayo ng mga tahanan natin. And sa larangan naman ng pag-ibig, nagiging normal na yung pagbabalik-balik ng mga ex, yung pag-message-message ng mga ex. Kasi nga, bored tayong lahat, so wag kang tanga. Okay. Okay, so that's the new normal. So kung may naisip kang new normal, don't be shy, just comment down below. And so don't forget to like and subscribe. Ingat!